Sports 5 na po tayo. Apat na pambato po naman ang bansa sa table tennis ang tatangkaing makapasok sa Paris Olympics sa pamamagitan po ng Olympic qualifying title o tilt o tilt sa Mayo. Yan nga po sina Jan Nyre, John Russell Misal, si Keith Ryan Cruz at si Angel Laude na lalaban po sa qualifiers para nga sa Southeast Asia sa Thailand. Tanging ang magkakampiyon sa men's and women's team events ang papasok sa Summer Games. Matinding paghahanda po ang ginawa ng mga atletang Pinoy kabilang po ang pag-eensayo sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Mangyayari pong qualifiers sa May 8 hanggang May 10. Nako, ang hirap na sport niyan. Pag napanood mo yung mga Chinese niyan, ay talaga naman, oo. Table tennis, mahirap na yan. Pero kakayanin natin yan. Oo naman, opo. Kayang-kaya yan. O ito naman, patuloy ang pag-arangkada ng NBA playoffs sa Eastern Conference. Wagi ang number 1 seed na Boston Celtics kontra sa 8 seed na Miami Heat. Ang score, 114-94. Nagtala ang triple-double. Nagtala ng triple-double si Celtics star Jason Tatum. Matapos magtala ng 23 points, 10 rebounds at 10 assists. Nagpaula naman si Damian Lillard sa score na 109-94 na panalo ng Milwaukee Bucks kontra sa Indiana Pacers. Umiscore ng 35 points si Lillard at lahat po yan sa first half ng laro. Sa West naman, wagi ang LA Clippers laban sa Dallas Mavericks 109-97 kahit walang isa sa mga star nilang si Kawhi Leonard. Nanguna naman si James Harden para sa Clippers kasunod ng 28 puntos at 8 assists. Nalusot naman ang number 1 sa West na Oklahoma City Thunder ang 8 seed na New Orleans Pelicans 94-92. Umiscore ng 28 points, MVP candidate Shai Gilgeous-Alexander para sa Thunder. Hawak ng lahat ng nanalong teams ang 1-0 lead sa best of 7 series. Ang kagandahan sa NBA, no? Kapag nanonood ka, kapag pagtanggap ng bola, libre shoot ka agad, ano? Opo. Bakit dito? Sa atin kasi dito, pagtanggap ng bola, lalapit ka muna sa nagbabantay sa'yo. Didribble ka muna, pumunta sa nagbabantay sa'yo. Oo. Yun ang napansin mo. O kaya naman, libre-libre, pahirapan muna yung sarili bago mag-shoot. At sa NBA pa rin, finalist ho naman para po sa most valuable player, sina Denver Nuggets star Nikola Jokic, Luka Doncic ng Dallas at si Shai Gilgeous-Alexander ng Thunder. Para kay Jokic, ito na ang ika-apat na sunod na beses na naging finalist siya para nga sa naturang parangal. Kanyang naipanalo ang unang dalawang beses bago po natalo kay Joel Embiid sa last season. Top scorer ho naman sa liga ngayong taon si Doncic. Habang pinangunahan po ni Alexander ang Thunder tungo sa top seed sa loaded na Western Conference. I-anunsyo po ang nanalo sa kalagitnaan po naman ng playoff. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.